Hello, what's up? Pauwi na kami, guys. Hindi kami nakapag-shoot dahil sobrang busy. Grabe. Hindi pala biro pero masaya, worth it. Blessings. Happy. Hindi ma-explain eh. Alam mo yung parang nagpupuyat ka na parang hindi. Pero ewan. So, ayan nga. Hi. Nakaraos na. Lumabas na sa camera. Teka lang, parang Superman. Ayun nga. Itong vlog na to, isa-summarize na namin lahat ng mga nangyari sa amin for the past 3 days na nagstay kami dito sa hospital. So, first, nung May 28, dito. Dalawa na tayo. Nung May 28, 4 a.m, sumakit yung tiyan ko, na-poop ako. Tapos, parang after that, continuous na yung pain. Tapos, may nabanggit si Doc before na every 5 minutes. Tapos, ayun yung sinabi ko dun sa previous vlog na, hindi ko masyadong na-absorb. So, ang nangyari, after nung every 5 minutes na yun, di nag-poop na naman ako ng one more. Tapos, after nun, ayun na, dire-diretso na yung sakit. Tapos, akala ko, kasi diba, syempre, diba tayo, parang sanay na tayo na kapag meron tayong na-feel na anything, si Google ang tinatanong natin. Pero that time, nag-message na rin kami kay Doc. Pero syempre, dahil 4 a.m, siguro, or lock, or kung anong ginagawa, or busy, nagpapaanak, ganyan. Hindi siya nagre-reply agad. So, ang ginawa namin, sabi, parang ang napag-usapan naman namin nito, around mga 6 ganyan, fly na kami. So yun, umabot kami ng hanggang halos 7, di ba? 7 a.m. Dumiretso na kami sa ospital. Tapos, pagdating namin sa ospital, ayun na, diretso ER na. Pero bago yung ER, meron tayong new normal. Ayun na. Meron tayong new normal na kailangan i-X-ray. Kahit preggy ka, meron lang silang hinaharang para hindi maano yung tummy. Para sa safety na rin ng lahat. Oo. Kasi alam nyo, may pandemic ngayon, di ba? So, yun yung protocol nila. So, naririnig nyo na yung baby. Ayan siya, paiyak na siya dahil gusto na niyang magdede. Tapos, anyway, pagdating namin dito, in-X-ray agad. Tapos, pagdating ng X-ray, diniretso na agad kami sa delivery room. Tapos, pagdating sa delivery room, IE. Yung IE, ayun pala yung susukatin yung size ng keme mo kung ano nang lagay. So, sandali lang. Pagkatapos nung IE, sabi ng doktor agad, mga around 9 a.m. yun. Sabi niya, hala, ang taas ng pain tolerance mo, ganyan-ganyan. Kasi, naka 9 cm na ako pala noon. Kaya pala yung pain niya talaga. As in, papunta namin dito sa ospital, lumulubak kami. As in, kinukurot ko na tong isa. Tapos pag sabi niya ang taas ng pain tolerance, ganyan. Ina-expect na naming lahat na manonormal kasi nga 9 cm na agad. So, nararamdaman na nila yung ulo ni Baguette. Tapos, hanggang umabot na ng 10, 11, dumating na yung OB ko talaga, si Doc Kiambao. Thank you, Doc. Hanggang sa dumating na si Doc, tas sinukat, tas hindi pa rin pumuputok yung panubigan. Tapos, hanggang sa nag-decide na sila na putukin na nila. Meron silang mahaba na something. Tapos may pabilog. Hindi naman siya masakit. Pagka ganun, lumabas yung tubig. Para siyang balloon na pag pinutok mo, diretso yung agos ng water. Tapos, after nung pagputok na yun na yung hindi ko na kaya yung sakit. Kasi nung mga una, nung meron pang panubigan, nakakaya ko pa, aray, ganyan. Pero nung pumutok na, as in, sumisigaw na ako. Tapos sabi nung mga nurse nga, nung ibang mga resident doctors, mamuhog po kayong sumigaw. Pero syempre, ako, hindi ko na nakokontrol dahil sobrang sakit mo. So pagdating nung pang first, second, third, ayan, dumating na ulit si Doc. Tapos, ang sabi niya, di sinuok inay-ina naman, tiningnan kung ano na bang lagay. Yung itsura daw ng ulo ng baby, nakatingala kasi.
So, ang kailangan gawin, kailangan mapayuko siya ng ganun para lumabas. Kaso kasi hindi talaga, hindi niya ginagalaw yung ulo niya. So, nung, ano, parang naging mutual na lang yung decision na i-CS na. So, sabi ko, sige po i-CS niyo na ako, ganyan-ganyan. Tapos sinasabi ko pa nga, sabi ko pa dun sa isang doktor, ayoko na, uwi na ako. Kasi sobrang sakit talaga. Kaya yung mga mommies na nag-normal, sobrang iba yung ano. Parang tumaas respeto. Yung respect ko sa mga momshies. Naiyak na. Tapos, ayun, pagtapos nung ano, sinies na, nandun ako sa may yung tawag dun? Yung room ng pag, operating room. Tapos pagdating namin dun, ayun na, pinakahiga na ganyan-ganyan, kung sino-sino na yung hinahawakan kong mga tao. Tapos lahat ng mga madikit sa akin, hinahawakan dun. Tapos hindi talaga ako kasi from 4 a.m. nung nagising ako, hindi na ako kumain, hindi na ako nakainom. So from that time onwards, wala akong anything na na-intake. Tapos bawal na akong uminom, bawal na akong kumain. Tapos sobrang hindi ako makahinga nung tinusok na sa akin yung pampamanhid para hindi ko na ma-feel yung pain kapag inoperahan ako sa baba. Tapos, pagdating nung inooperahan na, nilalagyan pa ako ng face shield. Yung dun pa lang sa oxygen, hindi ako makahinga, hindi ako komportable dun sa oxygen. Tapos, di pinapakiusapan ko na yung isang doktor na wag na akong lagyan ng face shield kasi parang feeling ko matitegi na talaga ako. Tapos, afternoon, ayun na, siguro parang 2 hours yung tinagal nung opera. Tapos, ang first na ginawa nila, narinig ko pala to, yung iyak lang niya, sabi niya, ganun parang pusa. Tapos, Ayun na sila. Tapos, sabi nung doktor, nilagay una nila dito, sa dito ko. Tapos, iniisip ko, baka hindi makahinga kasi may box na nakaharang sa akin. Tapos, kasi dun, parang ayun yata yung pantakip habang inooperahan. Tapos, may box dito. Iniisip ko, baka hindi siya makahinga. Tapos, sabi ko, sinabi ko yata, baka hindi po makahinga. Tapos, inalis. Kasi hindi rin ako makahinga. Tapos, yun na, after, nagdire-diretso na, the rest is history. Pagdating dun sa kabilang room, nakasama ko na tong si Bugso. Tapos, diretso na sa nagstay na kami dito. Dito sa room. Ayan, ito yung pinagstayan namin na dito kami unang complete sa room 511. Yung next vlog namin, guys, abangan nyo kasi doon namin ilalagay kung ano yung mga essential talaga ngayong new normal na mga kailangang dalhin papunta sa hospital. At saka kung ano yung mga ginagamit talaga na mga good for the baby, yung mga bawal palang, halimbawa, basta, abangan nyo yung next vlog namin. Yung mga kainin. Oo, yung mga food, siyempre, lahat ng gamit. Yung mga kasama ni Mami, kailangan di papabayaan din. Yes. So, ayun lang muna for... Jumoin ka na. So, ayun. Join! Joy! So, ayun lang muna for this vlog. Isa lang siyang maikling kwento na... mga naaalala ko ha, dahil groggy ako. So, ayun. Thank you for watching. At saka, thank you sa lahat ng mga nandito sa Capitol Medical Center, especially kay Dr. Kiyamgao. Thank you. At saka po, please like and subscribe po sa channel namin dahil mas magiging fun na to dahil meron na tayong little bukso. Salamat, mga kabukso po. So, yun. Thank you. Nagawa mo.